I love you, Angelica. I love you all. Like, grabe, congratulations. Ang unang tanong ay, kung sino pwede sumagot, bakit po Mrs. Reyes, pwede naman Mrs. Cruz, Mrs. Ano, Mrs. Milo? According to studies, mas nakakarami raw po ang common name ng Reyes kesa Cruz, Santos, Panganiban, at De Vera. Ginawang Mrs. Reyes kasi siya yung pinaka-common na apelido sa atin. Kaya po siya, Mrs. Reyes. Ano po similar na story yung medyo you found it similar, ano, medyo familiar with what you did in this film na sabi mo, I really love and I want to make this film na talaga. What made the cut para gawin ko to, Antita? Opo. The story of yung pagiging situational ng movie, hindi siya basta lang kasi love affair, hindi siya basta lang third party movie, or hindi lang siya movie about infidelity. It's a movie about love, acceptance, forgiveness, and it's natinakal siya in a very funny way. Na parang pagka binasa mo siya at in-offer sa'yo, mali pag hindi mo tinanggap. May mali sa'yo pag hindi mo tinanggap. You just have to be in this movie kapag ka in-offer siya sa'yo. Yun po. Huwag matahimik kayong dalawa. Ang ganda ng sagot mo. Parang I think we got it. It's a wrap. Thank you so much. Maraming okay, pong salam. Kuha eh. Isa-isa lang eh. Ang talino mo talaga ate. May ganun pa, no? Ang galing mo. Sobra. Tanungin niyo pa po siya. O, ikaw na. Ano ba ang tanong? Mami Jo, pwede ba? Chinika! Mami Jo, pwede ba ulitin din natin? Ano po ang ba't namin tinanggap? Apa. Kasi po, malaki din naman yung bayad. Bayad? Talaga, mukhang pera. Hindi ka nakakontrata? Hindi. Siguro, ako kasi, aminado naman ako na medyo maarte po ako pagdating sa mga konsepto, sa mga projects na binibigay sa akin. Minsan nga, kadalasan actually na kalagit na anong project para tayong nalilihis. Parang hindi ito yung inuuhan ko. Pero dito sa project na to, umpisang-umpisa pa lang, alam ko na yung tandem nung Quantum Films, nung Star Cinema at ng IdeaFirst, alam kong ito na yon. Once na nagbigay sila ng script, itutuloy nila to eh. Ito to, wala talaga itong babaguhin. Kaya alam ko kung gaano ka-solid yung mangyayari sa pelikula. Kasi sobrang ganda nung script niya. Walang revisions na mangyayari dito. Doon pa lang napa-oo na ako. Wala pa yung... Hindi ko pa na-visualize yung gagawin ni Direk Jun sa pelikula. Talaga namang oo kagad. Kasi maganda yung script. Ang haba nung sinabi ko, sasabihin ko lang naman maganda yung script. Maganda po yung script. Ayun. Pinaiksin niya na. Hindi. No copying of answers. Katulad nung palagi ko sinasabi, kahit sinong artista na nasa posisyon ko, gugustuhin na makasama ang isang Miss Judy and Miss Angelica sa isang film. Tapos, directed by June Lana pa. Siyempre, yun nga, IdeaFirst, Quantum and Star Cinema, nag-collab sila. So, nung nabalitaan ko yun, syempre, like Angelica, alam ko kagad na isang magandang material ang ibibigay sa amin. Tapos, nung pinresent sa amin, nandun na kagad yung interest. Kasi, I think, brand new experience to sa akin. Kasi, first time ko to do this kind of role, tapos comedy pa. Syempre, bihira mo ma-experience yung ganito eh. Hindi yung una mo sa star, no? Ito ba yung una mo sa star? Na comedy. Ano ba yung una mo? Ay, hindi. Pangalawa na pala to. Ano ba yung una? Yung una? Kay Vice. Ano yun? Oh, yung... Ano yan? Girl-boy bakla tomboy. Ah, ako ka ba? Oo. Yeah. Ano yun? Once a princess. Once a princess. Nakarami na rin. Marami na rin sa star. May isa pa po kong tanong. Ano po yung dalawang...
bagay, it could be a thing or an experience or a memory that you have parang realized working with each other for the first time. Ano yung na-realize namin? Oh, dalawang bagay. O kaya pwedeng may naalala ka lang na pagkain, bagay. Na will remind you of Angelica. Mo, ang takaw ni ate. Kain lang siya ng kain. Grabe. Tapos, hindi niya tinitigan yung presyo ng mga ino-order niya. Talagang sobrang galante siya pagdating sa pagkain. Basta pagkain. Kasi, pagkain yun eh. Di ba? Pagkain yun. Hindi, ang pagkain, di ba? Kailangan kumain ng masarap at naka-experience ng masasarap na pagkain. Kasi sarap, nung hindi ko gusto yung makatrabaho si Ms. Juday. Grabe, no? Kasi matakaw ako. Ang sarap talaga lagi may pagkain. So yun yun, tita. Kapag ka nakakita sila ng pagkain, malamang ako lang yung maaalala nila. Sure ako dyan. Oh, pag nakita ko yun. Kung napadaan sila ng Manawe, ako yung maaalala nila. Mapunta to si Angelica sa New World, ako yung maaalala niya. Sa bawat location na mapupunta ni Angelica na nag-shoot kami doon, maaalala niya talaga. Kasi lalo na siguro pag may pangit na pagkain, ayun, nakakalukot, nakakamiss si ate. Tapos iba kayo isa yung kasama. Oo, yun. Wala, malilibre ako, tuloy malilibre, ganun. O, in fairness dito sa mga to, kumakain naman sila. Panalo, yun kasi hindi sila nagbabayad. Hindi sila nagbabayad. Panalo. Pero nati-thank you naman. May mga pa-thank you naman. Pero walang chip in. Pero busog naman kami sa chika, sa tawa. Sa kami na yung bahala sa pagpapatawa. Hmm. Sagot na nila yon. Alam na, parang nakaramdam na rin naman ako, ay hindi magbabayad ito mga ito. Kasi ate, syempre ikaw yung mas mature sa amin. Ay hindi, kasi kayo mas maraming project sa akin eh. Pero yung sweldo namin. Wala akong TV show. Kahit pa, pag samasamahin namin yung talent fee namin, yung isang araw mo, hindi namin matatantayan. Ay hindi. Nakukusapin mo si Emma. Ay hindi. Kausapin mo sila. Nag-away talaga kami dito dahil sa hindi sila nagbayad ng mga kinain. Kasi yung last day namin, nagugutom na talaga kami. Tapos sabi ni ate, mag-stay tayo. Sabi ni Jason, hindi daw masarap. Sabi, try na lang natin, wala tayong choice. Anong kakain mo? Dinuguan at galugong o steak? Steak. Oh. Pero ang mahal kasi, mga parang 6,000 yung steak. Ang talaga talaga. Talented ko na yun eh. Weh, isis naman. Pahampol naman. Sa guestings. Sa guestings! Siguro, going back to your question, Ms. Jo, with Angelica, Joros, and JC, wala ka namang bagay na pwedeng makalimutan when working with them? Or I cannot name just two things. Kasi, siguro, kung may perfect setup para sa isang cast ng pelikula na hihingin mo as producer para maging mas masaya na lang yung experience mo when doing a mainstream movie again, it would be this group. It would be this kids. Kids! Kunyari, pwede nga magkaanak tong mga to. Sila, kasi walang ano. Sige. Actually, pwede naman na talaga. Wala. Sila, kasi gaya niyan. Oh, hihiritan ka lang ng hihiritan. Hindi mo ba siya makakalimutan mo pa ba siya? Wala niyata mas totoo pa sa grupong to. Wala silang, sorry for the term, walang bullshit na tinatawag sa kanila. Totoo, trabaho, pagod. Ganun lang. Siguro, perfect din na sila yung nakasama ko sa pagbabalik pelikula ko. Hindi ako nagkamali ng desisyon. Yun. Nabawasan lang ng bonggang-bonggay yung account ko. Pero okay naman. Ako ka guilty naman, isa ako doon. Nakakatakot ang bonggang-bongga. Padala mo na lang kami ng billing. Gusto mo? Dami nun. Busog hilo pa naman kami palagi. Batok lagi tayo sa set eh. So, kasi kung naman tayo sa kanil, may pagkain, nangungunahan pa natin siya. O order ako ng marami, tapos papakainin ko sila para mataba sila, payat ako. Ayun pala yun! Pwede achieve. Nung promo naman, kasi ilang araw lang po, nangayayat ako, wala ka eh. O, dila mismo ako, di ba? Namiss kita, pero parang okay na din muna. O, ngayon quits na tayo. Yes, it's okay. Naka-diet muna.
Ay, ako ba? Experience? At buong moving to, isang napakagandang experience. Very memorable. Every scene na ginagawa. At sino bang hindi mag-enjoy katrabaho yung mga brilliant people dito sa set na to? Bukod sa walang pressure. Though alam naman natin talaga, syempre yung nagtitrabaho ka, may pressure. Pero I mean, merong pressure, pero walang pressure. Parang alam mo yun, yung hindi ka nape-pressure kasi nag-enjoy ka. At mas parang nakaka-pressure yung pelikula. Nakaka-pressure pero yung pelikula, nandun talaga. Hindi mo mararamdaman yung pressure dahil masaya yung scene. Oo, okay tapos, na, na-explain ko. Kaya sa'yo ako eh. So yun, masaya kasi nga yun nga, very intelligent yung mga katrabaho ko dito. So sana nahawaan kami. Nagahawaan kami. And at the end of the day, maganda yung produktong nagawa namin. Maganda yung outcome and alam mo yun, fulfilled kami. Ako, personally, I'm very, very fulfilled ako. Oo, nauna ako. Baka nakakalimutan yung sabi ko, dahil mong pakain.